Ayon sa aming makakasamang tour guide na si Rustan, kung tutuusin, matagal nang dinarayo ang aming destinasyon. Pero lalo itong nakilala taong 2016 matapos silang magpalipad dito ng drone na lalong nagpakita ng maladaliri ng kamay na hugis nito. Sa pamamagitan ng kanilang kuha rin, napamangha ang maraming netizens at ikinumpara pa ang lugar sa probinsya ng Batanes. Sabi nila, sir, bakit pa tayo pupunta ng Palawan? Kung meron naman pala kayo sa Batanes. Oo, na mas mura pa, di ba? Yes po, mas mura at mas malapit. Oo nga. Magkano? Kung galing ako Maynila? Kung galing po kayo ng Maynila, kasi starting po sa March 1, tapos sa yung promo namin, balik kami sa regular rates, 1,199 per pax. And malilibot na po ang buong pool at kasama na rin po doon yung pagkain, unlimited, promise. Matapos ang halos 20 minuto, narating namin ang unang destinasyon sa tour, ang Apatot Cove. Sarap! Oh my God! Gusto ko ng lumusong! Pwede ba? ang ganda niya. Para siyang isang malawak na swimming pool. Napakalinaw ng tubig. Kita mo yung buhangin sa ilalim. Though dito sa Baybay, hindi naman siya ganun ka puti. Pero ang linis. Grabe, parang swimming pool yung dagat. Good morning! Nadatnan ko ang grupo ng joiners o mga turistang sa biyahe nilang ito lang nagkakilala na mula pa raw sa iba't ibang bahagi ng Luzon at nagkasama-sama lang din para libutin ang naggagandahang cove ng Mariveles. Nakita lang po kasi namin doon sa Facebook page nila. Kaya na-curious po kami kasi po ang ganda ng mga photos eh. Totoo naman po. Okay, marami na napuntahan yan. Ayan, so travel lang talaga kayo. Bagamat sabik na akong magtampisaw sa napakalinaw na tubig sa dagat, ayon sa aking nakausap na joiners, makabubuting silipin ko muna ang bahagi kung saan matatanaw ang kabuuan ng Apatot Cove. May iba pa raw paraan para ma-enjoy lang husto itong lugar at isang araw doon bukod sa paliligo sa kanilang dagat ay ang pag-trek dito no, sa bundok dito dahil sa taas daw nitong cove talagang nakakabighani raw ang view. Tara! 10 hanggang 15 minuto ang gugugulin bago marating ang itaas na bahagi ng cove. At kadalingon ko habang umaakyat, talaga namang paganda ng paganda ang tanawin. Sobrang ganda, hindi ko nararamdaman yung pagod. Ang ganda ng tanawin sa aking likuran, hindi ko maiwasang maikumpara sa tanawin sa aking harapan. Malawak na bahagi kasi ng bundok ang kalbo at sunog. Bunsod daw ito ng forest fire, ilang buwan pa lang ang nakararaan matapos may mag-camping sa lugar, bagay na ipinagbabawal gawin. Tila sinisitsitan na ako ng dagat, kaya tara na pababa! Sa mababaw na bahagi ng dagat, may makikita ng mga naglalangoy na isda. Trish, may mas maganda pa po doon. Pero para lalong masilayan ang ganda ng karagatan, kinakailangan munang lakarin ang mahabang batuhan. Hindi kasi maaaring lumapit ang mga bangka sa bahaging ito dahil masisira ang mga coral. Okay, Miss Trish, nandito lang po tayo sa snorkeling site. Ay, agad-agad! So ano po makikita natin dito? Kayo na po ang mag-judge na kung gaano kaganda. Sige. Yung nasa ilalim. Nagulat ako sa dami ng sea urchin sa ilalim. Indikasyon daw ito na malinis ang dagat. Patunay pa ang tabi-tabing corals at grupo-grupong naglalanguyang isda. Bukod sa sea creatures, may iba pa raw wildlife na pwedeng makita sa lugar at iyon naman ang sunod kong tinungo.
Tinig kayong kakaibang ingay, no? Bukod sa paghampas ng dagat, sa batuhan, saka sa mga huni ng ibon. Maririnig niyo naman yung mga paniki na nakatira dito sa kuwebang ito. Ito yung mga fruit bag. Mahalaga sila sa ecosystem dito sa mga bundok dito, no? Kasi bilang fruit bats, sila yung kumakain ng mga prutas na nalalaglag galing sa mga fruit trees. Kinukuha nila yung mga buto at sila yung nagdadala ng mga buto ng mga fruit trees na yon sa iba pang bahagi ng mga kabundukan. Tinungo na namin ang susunod na cove, ang Pulong Kawayan. Dito, mayroon daw underground river na may hahalintulad sa isa sa New Seven Wonders of Nature, ang sarili ring atin na Puerto Princesa Underground River. Pagpasok namin sa loob, abat dinadaan-daanan lang kami ng mga balinsasayaw, ang ibon na gumagawa ng nido nest na ginagamit sa paggawa ng nido soup. Sige, meron din kayong mga nido nest dito. Apo. Meron po, nachechempa po natin yung mga nido nest po dyan sa, dito po, sa ilang part po na po. Naswertehan naming low tide sa aming pagbisita, kaya naman medyo nakapasok pa kami sa loob ng kuweba. Nang lumabas kami sa kuweba para baybayin ang iba pang bahagi ng cove, tumambad sa amin ang uka-ukang parte ng mga bundok. Ang isa nga, tinawag pa nilang Tinapyas. Ang Pulong Kawayan Cove kasi, isa raw sa pinakanapuruhan noong nagbumbahan ng panahon ng gera. Nasa Pulong Kawayan Cove din ang tinatawag nilang Pebble Cave. Pawang bilugan at makikinis na bato ang makikita, hindi lang sa kuweba, kundi maging sa bahagi ng dagat malapit dito. Hindi ako nangambang lumangoy sa Pebble Cave dahil walang sea urchin sa bahaging ito. Bago pa kami maubusan ng araw, kailangan na raw naming tumulak sa ikatlong cove, ang Tinanlakan. At dito, tiyak, masusubukan daw ang aking tapang. Sa bahagi kasi nito na may taas na halos 50 talampakan, marami ang sumusubok na mag-cliff diving. Kung may mga sanay na sa gawain ito, sino pa? Edi ang mga tourist guide gaya ni Renzi. Kada may dinadala raw kasi silang turista, kailangan siya ang sumubok ng cliff diving para ipakita sa kanilang hindi ito mahirap gawin. Ngunit ang kanyang pagbibida, tila hindi umubra dahil sa aking fear of heights. Piling ko pag umakit ako, malulula ako eh. Ano, Kuya Edison? Kaya ang aking itinula para kumasa sa hamon ang aming cameraman na si Edison. Sa Kutag Cove na aming huling destinasyon, tiyak hahanga raw sa iba't ibang rock formation. Gawa ng kalikasan o resulta ng bakbakan, wala pang nakakaalam. Unang sumalubong sa amin ang kulay putik na rock formation na nagbintana arc. Pero hindi lang pagsilip ang maaaring magawa rito dahil ang mismong bangkang sinasakyan ko nakapasok. Sa aking pagpasok, lalo akong namangha sa isang rock formation na sa malapitan mamula-mula ang kulay. At ang nakagugulat, kapag tinignan pala ito mula sa malayo, hugis puso ang mabubuo. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang buksan sa publiko ang Five Fingers. Kaya tiyak, marami-rami pa ang matutuklasan dito. Pero ang destinasyong ito, bagaman patok sa mga turista, nararapat daw mabantayan para maiwasan ang pagkasirang tila higit pa sa gera ang epekto.
Nagkakaroon na rin kasi rito ng ilang problema gaya ng pagtatapon ng basura, forest fire at hindi otorisadong pagpasok ng mga turista na pwede raw mag-meet siya ng disgrasya at pagkasira ng lugar. Gamot sa pagal ng katawan at isipan ang magagandang tanawin dito na hindi lang ipinagkaloob sa atin ang kalikasan, kundi hinubog din ng kasaysayan. Kaya naman kung gusto nating balik-balikan ang mga ito, maya't maya'y mapuntahan ulit para mapagpahingahan, kasama-sama nating mahalin at ingatan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Teresa Zafra, kasama sa isang brigada.